So, natulog lang Tagabantay. siya the whole time. Pero, syempre, mas confident ka na. Kasi may katabi kang doktor, eh magaling daw na surgeon yon. Narinig namin dun sa mga crew ng airplane. Ayaw kasi ako paalisin sa ospital. Sabi ko mamamatay na ako, ayaw niyo pa ako patakasin. May tubig daw kasi ako sa baga. Bawal daw mag-airplane. Sabi ko, eh mga pasyente natin sa PGH, kalahating baga, may tubig eh, naglalakad eh. Pagbigyan mo na ako, mamamatay na ako dito sa Pilipinas. Parang tayo nakakulong. We are like in jail in the Philippines. Di ba? Kasi iba yung gamutan talaga sa ibang bansa. Kailangan ma-apply natin. Gagawa tayo ng setup, ma-apply natin. Libo-libo mabubuhay. Hindi siya simple. You have to trust me. I got the brains to do it. Eh. If God gives me the time, I will do it. Hindi ko kayo papahiyain sa Senado yung papa. Sa likod lang, imi-meeting ko yung mga ospital na yan. Bilisan yung mga report. Di ba, Doc Lisa? Huwag naman maghihintay ng pathology report na 2 weeks, 1 month, patay na yung pasyente. Di ba? Di ba? Hindi naaabot yung pasyente. Anyway, ano kaya kinakwento mo? Okay, Na-interrupt so kita. ang second po na miracle doon, napunta tayo sa isang magaling na doktor at magaling na ospital. So Oo. lahat sila, yung mga Pinoys dito, sinasabi, ah, isa ho yan sa pinakamagaling dito. So, dali-dali, ginawa lahat ng laboratory, lahat may resulta agad, Ang bilis. tapos gamutan dito mabilis. Miracle na po yun kasi every hour, every minute counts. Bawat segundo na nandyan yung hindi magandang buko sa katawan natin, syempre, iikot yung mga bad cells na yon sa ating dugo at pwede siyang magkalat sa iba't ibang lugar. Okay? And isa pa pong miracle, lahat ng masalubong ko, di, nung una, mahina pa si Doc, sabi namin, wag muna siyang mag-vlog. And then, nung sabi niya, hindi, kailangan Paalam malaman ko nila, na. nasan ako, ba't hindi ako nakakagawa ng mga vlogs. Eh, dati, almost everyday, nagpa-vlog si Doc. So, nung sinabi niya, lahat nagdasal. So, yun lang, third miracle na. Malaki masyado eh. Imagine, i-storm mo yung heaven para kay Doc. Lahat sila nagpe-pray. Sabi ko, ah, Doc, ngayon ako nakakita, parang buong Pilipinas, lahat ng kaibigan natin, kakilala dito sa Facebook, sa YouTube, pinagdadasal ka. Eh, di ba, kung tutuusin, konti lang naman ng kamag-anak natin, tsaka yung talagang personal na kaibigan. Pero sa'yo, ang dami-dami nila, lahat ng masalubong ko, pag lumabas ako ng dyan sa kalye, praying for Doc. So siguro talagang papakinggan ng Panginoon. Pati yung mga kaibigan namin, nagpunta sa Fatima, nagtirik ng kandila, nagpamisa, kapitbahay, ka-village, lahat po. Nagdasal, nagpamisa, nagtirik ng kandila. Maraming maraming salamat. And then, so, dalawang cycles na of chemo. So sabi ng doktor ni Dr. Ang, okay, Silipin. hindi pwedeng laboratory-laboratory lang. Kailangan actual. So, eto na yung PET scan. So, lumabas na ho yung resulta ng PET scan. Kasi doon sa Manila, so, doon sa mga CT scan, MRI, sabi na it's around mga 16 cm. So, dito po, nung unang dating, di dinaiuris muna or pinaihi or tinanggal muna lahat ng tubig sa katawan ni Doc. 22 Tsaka, pounds of in-scan. water. Opo, so dito lumabas 13 by 13 by 13. So yung 16 after tanggalin yung mga water, 13 by 13 by 13 13 centimeter yung bukol. cm, yes. So after 2 cycles of chemo, o ibig sabihin nung gamutan, nakadalawang cycles na, so that's 6 weeks after, ito na yung tunay. So lumabas nga po last Explain ko week. muna. Bago binigay yung gamutan, nag-sorry pa yung doktor na magaling sa akin, si Dr. Ang Pengtiam. Sabi niya, Doc Willie, I am very sorry you have a very bad cancer. Sabi niya. Sabi niya, itong cancer mo, bihira gumaling. Bihira mag-respond. Sabi niya, sana lymphoma na lang. Sana lang cancer na lang. Sana wag sarcoma. Wala daw. Bihira. Kung liliit man daw, baka 10% lang. Kasi ang gamutan sa buong mundo daw ay sobrang konti lang. Kaya nung lumabas yung result,
na-shock siya. Na-shock siya. Nalagay ko 60%. Actually, around 50% reduction pala. Apo. Mapakita mo yung result. So, it's a nerve sheath sarcoma, sabi ng doctor. Opo, medyo rare yun. 10% of the sarcoma's nerve sheath. So, mabilis lumaki. Tiyatanong nga, marami bang bukol-bukol dati? Sabi ko, wala naman kaming neurofibromatosis, yung mga bukol-bukol sa katawan. Doon napapansin ko lang, parang laging maraming kuntil si Doc. Lahat so, pero lahat naman tayo may kuntil. But probably, yun daw yung most common. Or kundi, baka walang dahilan. Okay, so paglabas, ang PET scan, titigan mo pala yung umiilaw. So yung umiilaw, yun yung gusto mong tanggalin o patayin ng mga gamot. Kaya chemo. Chemo means chemicals or gamot, pangpatay dun sa mga bad cells. Okay. So, yun na nga. Yung result na lang. Oo. Sabihin mo na lang. So, yung laki, kasi yung labas naman daw noon, mga dead cells na. So, yung umiilaw, lumiit. Sabi niya, that yung SUV max, 6.5, dati daw 12. So, almost na nga lahati. Ito tsaka ang maganda, yung mga lung nodules, hindi daw siya umiilaw. Sabihin, yung kalat sa baga, oo, may kalat. Kaya nga stage 4 ako eh. Stage 4 ako. So, hindi daw siya... Dito bali walang stage 4. Oo. So, ito yung drawing. Sige, ako. Ano yung dating ito. Ilaw? Ito yung malaking ilaw. Ito yung malaking ilaw dati. Yung Pwita may mo. Arrow. Ito yung buong bukol. Yung bukol, parang mga patay-patay na yan, dugo-dugo na yan eh. Oo. Pero itong may ilaw, yan ang galit. Yan yung buhay. Yan ang buhay na talagang laki na laki. Pati yung buto ko kinain. Grabe naman talaga ito. Pati buto ko. Kita mo ang ilaw niya ngayon. Biglang lumiit. Oo. So, maigi na tapos, lang po. Ang sabi ng doktor sa akin, ni doktor, ang kala ko sasabihin niya, ang ganda na gamutan ko. Alam mo, sabi niya, God loves you. Sabi niya, God loves you. Ulit siya na ulit. Parang ngayon lang daw siya nakakita na lumiit. Hindi siya makapaniwala. Sabi niya, paano ka magkakaroon ng 17 million followers? Eh, sa Singapore, 6 million lang population namin. Sabi ko, interviewin kita minsan, tuturuan mo kami sa Pilipinas, paano yung ganda ng setup mo? Tsaka ito, ang galing ng setup ng doktor ko, nandito lang siya. Anytime I can text him, oh. Tinext ko na may rashes ako sa paa. Oh. In 15 minutes, tinawagan na niya yung dermatologist niya. May gamot na ako para sa paa. Siya na tumawag sa dermatologist in 15 minutes. Ah, kasi high-tech na ngayon eh. High-tech diba, lang picturean sila. Picturean mo lang, ibibigay sa doktor, may sagot. Kaya niya bigay yung cellphone niya sa 1,000 patients or 2,000. Meron silang setup, napakaganda. Ang bilis. Sabi ko, ba't ang ganda ng gamutan nyo dito? Parang miracle. Yung speed nila. Tsaka yung coordination ng doktor. Tayo, makikita ka ng first day ng doktor o dadalaw, re-refer second day, third day, fourth day. Titingin ka na lang sa pader at sa pintuan at naghihintay ng wala. Diba? Marami tayong kulang. Marami tayong mabagal. It's really parang naging sistema na eh. Okay, so here, so, kailangan mapabilis natin. Kung pwede pong outpatient lang para makatipid yung mga pasyente. Outpatient. Tapos isang doctor lang. Pero magagaling po yung staff nurses, mga oncologic nurses. Kasi magagaling na sila. Talagang hasa sila sa pagbigay ng mga gamot. Kasi hindi naman basta-basta mag-alaga ng mga cancer patients. Tsaka yung mga tanong nyo, alam nila sagutin and i-explain. Pero, syempre, ang paggaling eh dahil nga sa panalangin ng mga tao siya, sa Panginoon. Sa inyo. Kayo to. Yes. Merong kayong naano. Tsaka syempre, ayoko naman ako lang gagaling. Pinapag-guilty nyo ako, sino ba ako, di ba? Dasal kayo ng dasal, bibigyan nyo ako ng isang dasal, di papalitan ko na 100. Kung 1 million kayo, di 100 million, babalik papagod ako dun. So, I mean, ako ready to go na ako. Life is short, di ba? Buhay, patay. Basta maayos mo lang, gawin mo lang maayos. Bahala na Diyos, bahala na si San Pedro. I know where I'm going.